Come, Christians, join to sing Hallelujah, Amen. Loud praise to Christ we bring, Alleluia, Amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Alleluia, Amen. Your hearts on high, Alleluia, Amen. Let praises fill the sky, Alleluia, Amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end, Alleluia, Amen. Again, Alleluia, Amen. Life shall not end the strain, Alleluia, Amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore, Alleluia, Amen. Sing Alleluia, Amen. Loud praise to Christ we bring, Alleluia, Amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, muli sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating early morning devotion. Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. O aming Ama na sa langit, maraming salamat po Lord sa umagang ito, sa isang umaga na pakaganda, sa panibagong pagkakataon na pinagkalob niyo po sa amin Lord God upang patuloy namin madama ang inyong pag-ibig Lord God. Ang inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Lord, sa pagnilay-nilay niyo na inyong mga salita, Lord God, upang magamit namin ito, maging kalakasan namin sa buong maghapon. Maraming salamat po sa lahat, o aming Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning po ulit sa bawat isa sa atin. At ang pagnilay-nilayin po natin sa umagang ito ay tungkol po mula po sa libro ng Psalm, Psalm verse 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Kadalasan, tinatanong sa atin to, ano ba ang greatest why mo? Bakit ka nagtatrabaho? Diba? Sabi pa nga sa isang coffee commercial, para kanino ka bumabangon? Dito sa Psalm 100, gusto ko din i-share ang mga sagot sa tanong na why at what. So first, what? What to do? Ano daw ba ang command dito? Simple lang, praise God. It's simple and direct call sa ating lahat to praise God with a joyful shout. Because our God is a happy God, dapat ganun din tayo magpuri sa Kanya. The joyful shout is equivalent to worship through songs, hymns. Sa pamamagitan ng mga papuri na ito, naipapakita natin, kinikilala natin na ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Panginoon natin. Dapat din, we should serve the Lord with gladness. Dapat lang, di ba?
sa bawat bigkas natin ng mga lyrics, dapat daman natin. Hindi yung kasi memorize na natin. A true believer in Jesus, we must serve God because He loves to serve Him. We must serve God because He loves to serve Him. Hindi yung napipilitan lang tayo. Kadalasan din akala natin when we say praise, ito ay sa pamamagitan lamang ng kanta. Pero yun nga, singing is not the only way to praise God, but it is the foremost way to praise Him. But we can praise God in so many other ways. Kasi diba, basta ginugusto mo ang ginagawa mo, na-inspire ka to do beautiful things. So first, why? Why to do it? It's because He is our Creator and Shepherd. We are His people. In all our praises, the real reason begins with the recognition that He is God and we are His people. Siya ang lumikha sa atin. At nararapat din naman na we worship God as an appropriate recognition of His work as Creator. Kung sa tao nga, diba, sabi sa kasabihan, ang di lumingon sa pinanggalingan, walang patutunguhan. We owe Him reverence and service, and Him only, and not other gods. Sabi nga sa Exodus 20 verse 5, dapat siya lang i-worship natin. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me. So another what to do? Come to His house with thanks and praise. Diba with the pandemic, naging malaking problema ito sa bawat isa sa atin. We can't go to His house, to our actual church, to give thanks and praise. Pero totoo nga, na sa bawat problema, may solusyon. Nagkaroon tayo ng various online activities. Katulad itong ating morning devotion, care group ministries, Sunday school, at syempre ating midweek at vesper services. Tunay ngang dakilang ating Panginoon na sa kabila ng pandemya ay pinagbuklod niya tayo kahit virtually. Nakakadalo at nakakasama ang mga tulad ko na malayo sa ating home church. Another why to do it? Because God is good and merciful. For the Lord is good, His mercy is everlasting. Sa Kanya lang talagang may forever. Siya ang mabuti sa lahat ng plano para sa atin. Siya ay mabuti sa lahat ng Kanyang plano para sa atin, sa Kanyang biyaya at sa pagpapatawad sa atin sa ating mga pagkakasala at pagkukulang. God is good in His covenant and in every aspect of His being. And His truth endures to all generations. Hanggat tayo'y nakakatanggap ng awa ng ating Panginoon, dapat lang din na patuloy tayo magpasalamat sa Kanya na sa kabila ng minsan ay nagkukulang tayo, ay patuloy niya pa din tayong minamahal. Sa huli, para sa akin, ang buod ng Psalms 100 is God's 7 commands para sa atin. We rejoice, serve, sing, study Him, give thanks, give praise, and bless His name. Panalangin ko na nawa ay panghawakan ng bawat isa sa atin na darating ang panahon na lahat tayo will enter the everlasting gates of heaven, and there, with angels and archangels, we will dwell and sing forevermore. So, hallelujah and all praises to God. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga salita mong aming narinig sa umagang ito. Maging kalakasang espiritual namin, Panginoon, na magamit namin sa aming pagsuong sa buhay na ito at sa aming paglilingkod. Salamat din, Panginoon, sa anak mo na siyang ginamit mo upang maihayag ang iyong mga salita sa mga araw na ito. Pagpalain mo ang bawat nakarinig nito, Panginoon, narito man sa malapit sa amin o nasa ibayong dagat, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po ang kanilang buhay, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, sa mga oras na ito, patuloy na aking ipinagkakatiwala at inihiling, Panginoon, na pangunahan mo po kami sa aming mga gawain, mga pinaplano para sa iyong kapanganakan, selebrasyon ng iyong kapanganakan, Panginoon.
At sa mga gawain ito, ay dalangin namin hiling, Panginoon, na maitaas ka sa aming kalagitnaan, na ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa mga gawain ito. Patuloy din na ininadalangin namin, Panginoon, ang bawat kaanib ng iglesyang ito, ng St. Paul. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo sila o kung meron mang pamilya na merong pinagdadaanan sa mga oras na ito, bisitahin mo ang kanilang mga tahanan, Panginoon, upang maramdaman nila at maranasan na merong Diyos na hindi nagpapabaya. At ganun din, Panginoon, ang nagaganap na Central Conference sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang siya ang humipo sa puso ng bawat delegado, Panginoon, na siyang pipili, Panginoon, at puboto ng tatlong bishops namin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ang hilingin namin at hangarin namin ay ang iyong naisin, hindi po ang pang-personal, Panginoon, na naisin namin. Ang iyong nais, ang iyong will, Lord, ang siyang maganap, Panginoon, hindi ang amin. Sapagkat kung sa amin, Panginoon, magmumula, alam po namin na meron itong limitasyon. Patuloy din na pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na nagnanais na mag-lead sa UMC, Panginoon, sa dako ng Pilipinas. Patuloy, Panginoon, na i-anoint mo po sila, Panginoon. Piliin mo kung sino yung karapat-dapat, Panginoon. Yung anak mo na hindi magkukos ng pagkahati-hati, kundi, Panginoon, siyang magbubuklod sa amin, Panginoon, upang magkaisa kami sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin din namin, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, sa aming mga pangangailangan, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Financially, emotionally, o sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming buhay, ay amin po itong ipinagkakatiwala sa inyo. Amin ding inaalala ang mga anak mo na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries, Panginoon, patuloy na ikaw ang magpala sa kanilang buhay. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Pangunahan mo kami at proteksyonan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.